Hello guys! Naririnig ba? Kulang alam kung naririnig ako. Good evening! Malinaw kaya yung boses ko? Good evening kay Clarence Carr. Medyo malabo yung mata ko. Narinig ako, narinig. Sorry ah, first time ko kasi mag-live sa YouTube. Ay hindi, pangalawa pala. Meron akong unang live. Ano lang? Mema lang. Ah, malakas lang po yung sound. So, good evening guys. Sabi ni ano ni ayan, good evening Jan Dubs. Uy, wow, ganda naman ni Ma'am. Sabi ni Jason Kampaan, nadala lang tayo ng ilaw. Ayan, so shout out po from UDM. Ay, my alma mater. Yan diyan po ako nagmula. Diyan ako graduate ng aking Bachelor of Science in Criminology at the same time ang aking Master R. So good evening po kay Alejo Kalipa. Hi! Oh, blooming daw si Ma'am. Guys, 7 tayo, 7:10 tayo mag-i-start. So libre muna ang shout out. So isa-isahin natin para at least maghintay tayo pa ng ibang manonood. Yan. Sabi ni Jessica Surat, na blooming daw ako, blooming. Nadaan lang po sa ating ano, ilaw. Actually guys, medyo kagagaling lang ni Miss Keyword ngayon. Buong maghapon po akong masama ang aking pakiramdam. So, nag-request lang si Mr. Noli Incad na sabi kung pwede daw akong magpakita sa live. Sabi ko, sige. Shout out po, sabi ni Raymond Alcos sa UNP Ilocos Province. Sabi ko, sige. Ayan. So, good evening guys, good evening. Guys, kung buti dito kayo, ano, updated pala kayo dito sa ating YouTube, ano. So later naman kay page tayo. Familiar na rin ba kayo sa Acli page natin? Sa Acli Mentoring by Chops page? Meron din tayong mga video doon. So, guys, palike naman ng ating live. Kung hindi man hassle po sa inyo, palike naman. So, shout out po, sabi ni Jason Kampaan, sa Cronasia Foundation College, INC from General Santos City. Uy, medyo malayo-layo to ah. Ang layo na pala na naabot ng ating YouTube. So, hello po. Yan, kay Jaymar Balungaya, sabi hello. Good evening. Guys, palike ha. Palike naman po ng ating live. Yan. Sabi ni Kong Bet Sujo, shout out po from Tacurong City Holy Child Review Center. Ay, thank you po kay ano, kay Clarence. Sabi ni Clarence, done liking po, ma'am. Yan. Thank you, Clarence Carde Doble. Sabi ni Mark Lester, mas maganda dito sa YouTube, ma'am, medyo tipid. Ah,
mas tipid pala kay YouTube kaysa kay Facebook. Ayan, sabi ni Place Precious, shout out po from Togega raw. Ronald, Bobong Kampaan lang sa Kalam. Shout out kay Bobong Kampaan. Talaga pangalan niya yun? Sabi ni Prof Pogi, pa-shout out sa pinakamagandang lalaki sa mundo, si Chapopoy. Ehem! Jaymar Balungaya, shout out po. Hello po! Bakit wala po si Sir Chopsman? Ayaw niyo na ba ako? Si Sir Chops na ba gusto niyo? Alejo Kalipa, sabi sa shout out po ma'am from Christian Polytechnic Institute of Catanduanes. So at least, mga ano na lang guys, 3 minutes, sige start na tayo. So ang topic natin for tonight is about human behavior. So, sabi ni Delight, actually guys, malabo talaga mata ko kaya kasalamin ako. Mukha lang matanda pag nakasalamin eh. So, shout out po ma'am from Abra kay Delight Dalingay. Hello po, magandang gabi po. So ulitin ko guys, ang topic natin for tonight is all about human behaviors, which is isa sa mga medyo nahihirapan din ang ating mga criminologists, lalong-lalo na kasi sa mga medical term na binibigay ng examiner. So at least meron ako ditong mga specific Q&A na ibibigay sa inyo na kung saan pwede rin ninyo magdagdag kaalaman ba, kumbaga. Ayan. Good evening kay Marjorie Chavez. Guys, sa mga magre-review po sa Manila, ha? Matatagpuan nyo po si Miss Keyword. May lecture si Miss Keyword ng human behavior sa ating na-invite si Miss Keyword sa AMICI Review Center kay Attorney Peraro. Ayan. So sa next week, Linggo ng January 31, matatagpuan nyo si Miss Keyword na magtuturo po sa ARC. Face-to-face ata sila doon. So, share nyo rin guys yung ating live sa Facebook account ninyo para marami rin po ang makasunod. Start na natin dun. Start tayo. So, familiar naman kayo guys sa human behavior natin, di ba? Ayan. So, number one. Ayan sabi. Sabi ni Clarence. Reviewee from AMICI Review Center. Ay, magkikita ba tayo? Nasa Manila ba kayo? Ayan. Sa 31, nandiyan ako. So, buong human behavior ang tuturo ko. So, 8 to 5 yung aking schedule dyan. Alam nyo guys, huwag kayong malungkot kung halimbawa ang inyong place or yung mga centers ninyo hindi pa makapag-offer ng face-to-face. Unang-una, napakahirap talaga guys mag-take the risk. Kumbaga, kalusugan nyo rin kasi ang iniintindi ng ating gobyerno. So, ginagawa naman siguro lahat guys ng ating mga center ang mga the best way para makapagbigay sa inyo ng knowledge. So, yan nyo guys, malalagpasan din naman natin yan. Okay? So, pray lang kayo. So, start na tayo guys. Dapat meron na kayong mga panulat ha para at least medyo madagdag ang kaalaman ninyo. So, number one, a type of change of behavior which is gentler. Medyo itong tanong na to guys, hindi siguro familiar ang iba. Kasi medyo updated na si Miss Keyword dito. Less destructive but it takes a very long time. Guys, pag sinabi kasi nating human behavior, ito yung konsepto na lahat ng ginagawa mo dahil sa environment mo is considered behavior mo.
Okay? Kumbaga, it's the total man's reaction to his environment. So now, ang tinatanong ngayon, ano daw klase ng pagbabago ng behavior na to kung saan ito daw dahan-dahan naglalaan ng mahabang oras. Kaya lang guys, though sinasabing less destructive, still, ito'y isang parte ng ating behavior na pwedeng makasira sa atin. Okay? So ano yung pinagpipilian? Number one, A, evolutionary change. B, disruptive change. C, abnormal. Or D, none of the above. Parang number one pa lang, parang bold questions na yung tanong ah. So anong klase daw type of change of behavior? Yung gentler siya, less destructive, but takes a very long time. Anong sagot? Tatawa ko dito mayroon. No? Shout out po ma'am kay Lariosa Doms, kaibigan kong pisognomi. Grabe naman. Literal na pisognomi. Ay, nag-aantay ako ng sagot. Anong sagot niyo dito? Sabi o, type of change of behavior, which is gentler, less destructive, but takes a very long time. Nakausap pa ba ako rito? So, isa-isayin natin. Wala talaga, walang sumasagot. Siguro guys, kung naka-attend kayo ng aking anong tawag dito? Group study, na ituro ko to sa mga umate ng group study namin. Okay? So bukas, may group study ulit si Miss Keyword via Zoom. Doon naman guys, 100 pesos lang. Good for 4 hours na yon. Ethics with research na. Ibig sabihin, pinagsama ko na yon dalawang subject. Kasi medyo maliit lang naman ang capacity talaga guys na, although importante din naman siyang part ng show, but yung mga important details talaga yung kinuha ko, pinagsama ko na. So kung gusto nyong mag-join, pwede kayo guys, PM nyo lang. So ano sagot? Habi A, may B, may letter C. Sabi ni Raymond. Notice po ma'am kay Kevin Garcia, babaero po yan. Ano ba ito? Mag-jowa ba itong dalawang to? So, anong sagot sa number one? Sagutin na natin. Anong sagot sa number one? Ang sagot po dyan ay evolutionary change. Okay? Ma'am, bakit evolutionary change? Kasi guys, pag sinabi nating evolutionary change, ito'y concept ng pagbabago na kung saan, halimbawa, may mga pangyayari sa buhay ng tao na kung saan ito ang magiging reason behind kung bakit ka magbabago. Kumbaga tayo guys, ito yung pagbabago na nangyayari sa atin na kung saan, paliwanag ko muna si disruptive para at least ano tayo. Si disruptive kasi, ito yung big parang atomic bomb na bigla na lang bumulaga sa iyong mga sa mukha mo or sa pagkatao mo na hindi mo nakayanan, kaya bigla na lang nag-shutdown yung pagkatao mo. Nagbago ka bigla. Ito kasi si evolutionary, parang process lang siya guys na nagbabago ka dahil sa nangyayari sa iyo dahan-dahan. Parang pag ano lang yan guys eh, sa pagmamahal. Yung bang pag nasasaktan ka, nagbabago ka dahan-dahan. 'Di ba? Pero sa disruptive kasi yung biglang kala mo okay kayo, wala kayong pinag-aawayan, tagal na taon na kayo na hindi nag-aaway, tapos bigla-bigla paggising mo sa umaga, iba na pala pakakasalan. O parang ano yung shock na nangyari sa'yo? Well, baka mamaya mabaliw ka pa kasi parang masasabi mo pa ngang saktan mo na ako ng paalam mo sa akin. Parang ikaw lang, pipili ka lang naman eh. Saktan ka ng madalian o saktan ka ng pangmatagalan. Sa pagtanggal ng band-aid, ano ba gusto mo? Di ba sabi nga parang hugot? Sa sakit, ano gusto mo sa band-aid? Dahan-dahang tinatanggal o mabilisan?
Sabi, pag dahan-dahan, konting sakit lang nararamdaman mo. Pag mabilisan, isang masakit lang mararamdaman mo. So, parang dito yan. Sa evolutionary chain, ito yung nagbabago ka dahan-dahan. Meron concept, guys, na nangyari sa'yo na dahan-dahang nagpabago ng ugali mo. Sa disruptive naman, ito naman yung isang pangyayari o isang bagay na naging dahilan ng biglang pagbabago mo. Ito, guys, yung disruptive. Literal po yan na destructive talaga siya. Hindi katulad ni evolutionary, kahit papano, gentler siya. Etong si disruptive, biglaan yan. Sabihin, hindi mo inaasahan ganyan pala kalawak yung magiging impact nito sa pagbabago ng ugali mo. Okay? Abnormal behavior. Ano yung abnormal? It is considered, guys, away from normal. Okay? So, yeah. Sabi ni Jessica Surat, yes, parang may process. Si evolutionary kasi may process pa. Okay? So, pipili ka lang nung gusto mong maging pagbabago. Sino dito, guys, yung nagbabago unti-unti? Meron ka bang kakilala, guys, na nagbago ng biglaan? Pwedeng mangyari sa kanya, disruptive. Yung kahapon, mabait. Kumbaga, bigla ngayon, iba na ugali niya. Sabi ni Jason, ma'am, ano po yung strain theory, ma'am? Ah, bebe, sa ano yan? Human behavior muna tayo, mga anak, ha? Ka ano yan? Introduction to cream yan. Okay? So, ang sagot dito, guys, sa atin, evolutionary change. Pag abnormal, guys, is away from normal. Okay? Kahit bigyan ko kayo ng konting knowledge regarding sa pagre-review. Kumbaga, pag ganyan, kailangan, guys, ano kayo? Focus muna kayo kung ano yung, kunyari, subject nyo sa review. Baka si mami, nagre-review kayo ngayon, tapos, kunyari, ang subject nyo ngayon, ano, behavior. Tapos, ang gusto mong aralin, criminalistic, dapat may process yan, guys. Okay? So, maraming nagkamali, may mga tumama, yan. So, familiar na kayo sa dalawa. Basta keyword nyo, guys, sa evolutionary, may process. Pag sinabing disruptive, biglaan yan. Okay? Number two, a segment of cell structure, keyword ha, segment. Segment of cell structure called chromosomes by which parent pass on traits to their offspring. Anong tawag nyo rito, guys? Segment, ha? Yan ang keyword. Segment. Segment of cell structure. Ano sagot? Ma'am, ang cute mo kung walang salamin. Malabo kasi mata ko. Ayan, malabo mata. Hindi ko mababasa ang shoutout niyo, guys, kung wala akong salamin. Kilala nyo ba si ano? Si, wag na nga, hindi na magbabanggit. Ano sagot ka dito? Ano sagot? Kahit ano ba yung chromosomes? Ang chromosomes, guys, ito yung bumubuo sa tao natin, sa tao, which is ang chromosome is kinocompose ng 23 chromosomes na makukuha natin sa mother natin and then 23 sa ating father with total of 46 chromosomes. Okay? So now, ang tinatanong, anong tawag daw dun sa segment? Segments of cell structure na nasa loob ng chromosomes. Makikita daw sa chromosomes. Meaning, ito yung dala-dala ng chromosomes. Ayan na, tinatagalog ko na, guys. Ito daw yung dala-dala ng chromosomes natin na kung saan pinapasa ito sa pinapasa ito ng ating magulang. So ang sagot? Ano sagot? May sumasagot ng A, may sumasagot ng B. Isa-isahin ko, guys, ha. Ang learned environment and heredity, ito yung mga factors kung saan nagbabago ang ating behavior. By learned, ano ba ibig sabihin ng learned? By means of practice.
nagbabago tayo. Okay? By means of learning. Paano ba tayo nagbabago by means of learning? Halimbawa, in terms of nung high school ka, guys, common sa'yo, di ba, naglalaro ka pa. Tapos, nung naging college ka na, nagiging pabebe ka na. Ibig sabihin, bawat yugto ng buhay mo na natututo ka, nagbabago ka. Parang ganito lang yan, guys. Kaya nagbabago sa'yo ang isang tao, kasi yung taong mahal mo, hindi dahil sa hindi ka na niya mahal, kasi natuto lang talaga siya. Sabi, hindi ako nagbago. Sabi nga sa hugot, hindi ako nagbago. Natuto lang ako. Kung dati, mukha akong tanga sa pagmamahal sa'yo, ngayon hindi na, kasi natuto na ako. Yan yung sabi, learn. No, by means of experience. Yan ang keyword nyo, by means of experience, by means of practice, nagbabago tayo. Environment naman, paano to nagiging cause ng pagbabago natin? Sa environment, guys, sabi nga, di ba, kung ano yung surroundings mo, napakalaking factors nito para magbago ang ugali mo. Kung ang nakapaligid sa'yo, guys, magulo, huwag kang magtaka kung magulo na rin ang behavior mo. Okay? Yun ang sinasabi naman ng environment. Ano naman ang heredity? Ang heredity naman, guys, ito naman yung konsepto ng genetic heritage passes down by our parents. Ibig sabihin, ito naman, guys, yung ito naman yung konsepto, guys, na pagta-transfer ng mga traits na namana natin sa ating mga magulang. Kaya, anong magiging sagot sa number 2? Very good. Ang number 2 natin, sagot, genes. Tanong ko sa inyo, guys. Sa 23 chromosomes na nakuha natin kay mother natin, pangilang chromosomes ang nagbibigay ng sex chromosomes? Ibig sabihin yung gender. Sa 23 chromosomes na nakuha natin sa mother and 23 chromosomes na nakuha natin kay father, ano po ang ating ano? Ano ang nagbibigay ng gender? Ang sagot niya, guys, yung pang 23rd chromosomes. Okay? So, ang sagot dito, genes. Okay? Pag sinabi natin, guys, chromosomes, dala-dala niya genes. Yung genes na yan, ang dala-dala niyan, traits. Yung traits na yan, yan ang nagko-compose, guys, ng mga gusto nating mamana sa magulang natin. Maganda sana kung magandang lahi, di ba? Kung yan ang namana natin sa magulang natin. So, ang nagdadala sa magandang lahi na namana natin, yan ang genes. Ano yung nagdadala sa genes? Yan ang chromosomes. Anong tawag dun sa pagpaprocess ng pagkuha natin ng mana, kumbaga yung namana natin? Heredity. Okay? O yan. Number 3, it is the person's knowledge of a given stimulus which is largely held to determine the actual behavioral response in a given situation. Ano keyword dito, guys? Person's knowledge. Okay? Person's knowledge. Pansinin nyo kung paano kumuha lang ng keyword si Miss Keyword. Okay. Person's knowledge. Ano sagot nyo? Sagot, guys. Anong tawag daw dun sa person's knowledge? Okay, sabi, good evening, Sir Chaps. Sorry, na-late ka, tatapos lang sumamba. Ah, kami, bukas kami sasamba. At sa mga hello po sa mga kapatid. Ayan. Ano sagot niya rito? Uy, mukhang mga talagang ano, bihasa na to ah. Alam na alam ah. Nananood din ba kayo, guys, ng YouTube ano videos ni Miss Keyword? Meron din akong YouTube videos, guys, ng human behavior.
Okay, sa number 3. Ano daw yung person's knowledge? Guys, like nyo to ha. Like nyo, guys. Like nyo. Ah, may sumasagot ng perception. May sumasagot na... Ah, puro perception. Very good, guys. Ang ating sagot ay... perception. So, isa-isain muna natin, guys. Bakit perception? Pag sinabi kasi natin, guys, sensation, it is the feelings or impression given by stimulus which is nagbibigay ng cause para mag-react tayo. So, meron tayo, guys, senses na meron dito. Lumalabas doon sa board exam, may 5 senses tayo, guys, na nagkukosta ng behavior natin. Which is, nandyan ang visual, sense of sight, ang ginagamit, mata. Sabi ni, babasa tayo ng comment, guys. Espinosa, sabi, opo ma'am, pinapanood din po kita, Miss Keyword. Maganda introduction to criminology mo. Oh, kompleto ang ating ano doon, theory. Yan. Maayong gabi from Ginoog City, Alvin Franco. Hello! Anino muna natin, guys, yung sensation na. Ano yung 5 senses? Visual. Ano yung visual? Anong ginagamit dito? Sense of sight. Nandiyan naman tinatawag na olfactory. Pag olfactory, guys, sense of what ang ginagamit dito? Sense of smell. Pag sinabing gustatory, ano naman sense of what yan? Yung gustatory. Ano yung gustatory natin? Sense of taste. Kasi gusto. Di ba? Cutaneous. Ano naman yan, guys? Lumabas sa board exam to. Pag sinabi daw cutaneous, anong sense of what ang ginagamit ng tao? Cutaneous. Ibig sabihin, sense of touch. Auditory naman, sense of hearing. Ulitin ko ha. Visual, sense of sight. Ibig sabihin, pag nakakakita ka, guys, ng ano? Ng magandang babae, di ba? Ano yung reaction mo? Ano yung behavior mo? Okay? Tapos, meron din tayong tinatawag na sense of hearing. Di ba pag nakakarinig ka ng isang bagay na nagugustuhan mo, napapangiti ka, behavior yan. Yan, auditory. Okay? Pag olfactory naman, di ba pag nakakaamoy ka, di ba nagkakaroon ka ng behavior, nagre-react ka dun sa anaamoy mo? Lalo na pag hindi mo nagustuhan yung amoy mo, yung amoy na naamoy mo. Okay? So, ayan naman tinatawag natin na sense of smell o olfactory. Pag may nalasahan ka, gustatory o sense of taste ang ginagamit mo. Pag meron kang nahaplos, which is hindi mo nagustuhan yung, kumbaga, ginamitan mo ng sense of touch. Okay? Yan ang cutaneous. Saan yan? Yan ang sensation. Then, awareness naman, keyword nyo naman dyan, ito naman ay forms of what? By means of interpretation or experience. Kaya ganito lang to, guys. Kapag nagbibigay ka ng opinion mo sa isang tao, gagamitin mo ang salitang perception kung ito'y isang bagay na nanatutunan mo pa lamang pero hindi mo pa nararanasan. Kaya nga siya tinawag na person's knowledge. Kumbaga, based on your opinion, nabasa mo lang ito, napag-aralan mo lang to sa school, but hindi mo pa siya nararanasan. Unlike ng awareness, ito man, hindi mo pa man napag-aaralan, pero na-experience mo na. Nakukuha po. So, nakita niyo pagkakaiba ng perception at awareness. Okay? So, let us proceed to number 4. Ayan. Sabi, sadness and regret can still be present
in this space. Sabi ni Michael Pashon. Pa-shoutout po sa Cagayan Valley. Okay. At Soup Bulinaw. Ma'am, good evening po. Watching from Lupon, Davao Oriental. Wow, layo. Shoutout po sa baby ko, si Val. At paano banggitin itong pangalan, Dede? Val Albrecht. Thank you po. Tama ba yung aking pagbanggit? Ayan. O guys, nandito tayo sa number 4. And shout out kay John Daniel Angeles. Abe, sadness guys, tingnan nyo. Sadness. Intindihin yung tanong. Sadness and regret. Pagsisisi, kalungkutan can still be present in this space. Anong space po ba ang ginagamit? O anong space ba to, ma'am? Ano ba yung mga yan? Eto guys, yung 5 stages of grief. Once na ang isang tao dumaan sa mga emotional, painful experience, sadness, normal daw na dumaan talaga dyan sa grief. Kumbaga, parang no, mas maganda daw talaga na pinagdadaanan yan ng tao. So dito, ang tinatanong, ano daw yung tawag sa peace na kung saan na present pa rin si sadness and regret. But the emotional survival tactics of denial, bargaining, and anger are less likely to be present. Anong sagot? Analysation, guys. Analysation. Less likely, guys. Ha? Less likely. Ang sagot, acceptance. Guys, not because may sadness, may regret, is parang hindi ka pa move on. Kasi guys, sa 5 sense of grief, isa-isay natin ha, pagkakasunod. Magagalit ka. Yan ang una. Nyari, broken-hearted ka. Sabi ni Henrich Brazil. Shout out from Leyte College. Hello. Paliwanag ko muna guys, paliwanag ko. Ha? Sa 5 stages of grief, nandiyan ang galit. Siyempre, di ba pag nasaktan ka, lalo na pag yung taong mahal mo, iniwan ka ng walang paalam. Di ba? Ibig sabihin, iniwan ka, pinagpalit ka. Di ba? Magagalit ka. Normal daw yun guys, magalit ka. Kumbaga, nasaktan ka eh. Kaya okay lang, magalit ka. Pero after kang magalit, ano na next na mangyayari? Okay? Ano mauuna? Denial. Ay, ano mo na denial o anger? Sa una pala muna guys, ang mangyayari, denial. Tapos galit. Kumbaga sa denial, parang ano ka muna dyan? Manhid ka na, narang ayaw mo munang tanggapin na wala na siya, yan, didinay ka pa. Tapos magagalit ka na. Tapos, pag nagalit ka na, makikipag-bargain ka. Halimbawa, nangyayari ang bargaining stages. O bargaining stage, guys. Halimbawa, Lord, magpapakabait na ako. Basta yung taong ibibigay mo sa akin, yung tao pa rin nang iwan sa akin. Di ba yung parang ganun? Bumalik lang siya. Gagawin ko ang lahat. So, yun yung bargaining. Okay? After bargaining, guys, ito na yung mas malalang phase. Ang mas malalang phase, guys, is the depression. Which is yung sinasabi nilang talagang down na down yung tao. Pero after depression, guys, diyan na papasok si acceptance. Okay, yung tatanggapin mo na. Pansinin nyo guys, ang babae kapag nag-move on. Sa umpisa yan, di ba? Denial yan. Pangalawa, galit, nagpo-post pa sa Facebook yan. Normal lang yan guys. Papansin mo, galit yan, magpo-post sa Facebook yan. And then, yung pangatlo, magbabargain na yan. Na parang kulang na nga lang, di ba? Inaano niya na yung sarili niya eh. Na mga ngako siya, bumalik lang yung taong nang iwan sa kanya. And then, puro mga sad quotes na yung pinopost niya. Diba? Pang-depress na.
Pero magugulat ka, guys, for the last chapter, yung kanyang grief, gaganda na yung babae. Bakit? Kasi inaccept niya na yung dapat na nararanasan niya. Okay, so normal lang. Okay? Sabi ni Lizelle Sosarno, Ma'am, pa-shoutout sa Team Marvel Shout Cotabato. Thank you, ma'am. Watching from Kidapawan. Hello! Ma'am, relate match po kami sa mga hugot niyo po. Hindi pa ako umuhugot, ha? Ayan. Pa-shoutout po, ma'am. Sabi ni Camille. Guys, batanin niyo yung 5 stages of grief. O kung may pinagdadaanan kayo, normal lang yan sa buhay. O, number 5. A mixture of between an extrovert and introvert. Lumabas to sa board, guys. Ito na yung pinaghalo na extrovert and introvert. Baka may magkamali pa rin dito. Ano sagot niyo? Ambivert. Okay, pag sinabi kasi natin, guys, ambivert. Ito yung pinagalong extro and intro. But not because, guys, intro ka or extrovert ka, abnormal ka. It is the part of personality natin. So, pag sinabi kasi natin, guys, na pag sinabi kasi natin, guys, introvert, okay, ulitin ko, pag sinabing introvert, sila yung mga personality o mga tao na mas preferred nilang alone sila. Okay, not because alone ka, guys, ha, meron kasing concept na sa sobrang alone mo, you are considered na abnormal. Pero ito kasing introvert, guys, kaya naman nilang makipag-communicate sa ibang tao. Kaya lang, mas prepared nila, mas masaya sila na kumaga common dyan yung mga nagbabasa lang ng libro, masaya na, yung mas prepared nila na sila lang. Sa extrovert naman, guys, yung kahit hindi mo pa tinatanong, nagkukwento na. Yan ang extrovert. Okay? Mga 50 plus kaming dream interns dito, ma'am, from Baguio. Oy, hello! Kay Joshua Tadeo, bakit magkakasama kayo? Ayan, hello po mga taga Baguio. Uy, masarap kayo sa Baguio, ah. Malamig-lamig, lalo na pag February. Ambivert, guys, medyo mahirap pakisamahan yan, guys. Why? Kasi si Ambi, hindi mo alam kung kailan yan tatamaan ng pagiging extro or ng intro. Hindi katulad ni introvert, alam mo na kung kailan. Kumbaga si introvert kasi alam mo na paano pakisamahan eh. Si extro din, alam mo na. Okay? So, number 6. Making up acceptable excuses for unacceptable behavior. Ayan. So guys, mga ano to, defense mechanism. And Jmar, Balungaya, may halong hugot. Ganyan talaga guys, human behavior eh. Wala tayong magagawa. Mahirap kasi talaga siyang intindihin guys pag di natin dinalagyan ng hugot. Kasi medical term siya. Sabi nila Nelson. Saka, ay, ibig sabihin si Nelson Kadimo saka si Joshua Tadeo. Magkakasama kayo. Kasi required kami, ma'am. Shout out from UET PRMC. Guys, sagot dito. Defense mechanism. Sabi ni Maricar Bodoraya, pa-shout out po ma'am, watching po Pampanga. Si Maricar, parang kasama ka bebe, di ba? Sa ano? O si Yul, para bukas, meron tayong ethics and criminological research. Yeah, meron lecture si Miss Keyword. So ano daw yung making up acceptable excuses for unacceptable behavior? Meaning to say, nagja-justify ka sa isang bagay na ginawa mo. Halimbawa nito guys,
Yung tipong isini, sinisisi mo yung pagkabagsak mo nung college ka sa professor kahit na ang katotohanan, ikaw yung nagpabaya. Anong tawag sa defense mechanism na to? Pansin ko mga ang gagaling yun sa behavior, ha? In fairness, ha? Okay, very good. Ang sagot, rationalization. Ano po ba ma'am meron kay regression? Ang regression, guys, is the form of defense mechanism which is ikaw ay bumabalik sa early stage. Okay? Ibig sabihin ng early, regression, guys, early stage, nag-iisip bata ka. Kasi early stage meaning ito yung forms of 2 to 6 years old stage. So, ibig sabihin, pag nasasaktan ka, ito yung konsepto na, halimbawa, may pain, o kaya naman meron kang tinatawag na frustration na na-encounter. Common sa mga taong nag-create ng regression, yung nagtatantrums, o kaya naman niyayakap nila yung mga stuffed toys nila, yan ang regression. Okay? Ma'am, dapat Miss Hugot pangalan mo, hindi Miss Keyword. Depende yan, guys, dito sa human behavior natin. Okay? So, suppression naman, guys, ito naman yung concept na kung saan binubugbog mo ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo dapat maalala kasi yung painful experience na nararanasan mo. Dito, guys, conscious ka. So, ang gagawin mo, papagurin mo na lang yung sarili mo. Kasi guys, pag sinabi nating defense mechanism, it is the self-deception. So, ang proper nito sa suppression, papagurin mo yung sarili mo para hindi mo maisip na meron kang nararanasang frustration. Okay? So, substitution, ito naman yung tinatawag natin na tinatransfer mo o pinapalitan mo yung unacceptable goal, emotion, and object to acceptable. Kasi ginagamit natin, guys, diba, ang substitution minsan sa mga naririnig natin yan sa basketball, diba? May pinapalitan. So, dito pa lang, yung pinapalitan mo, negative, papalitan mo siya ng positive goal. So, yan yung substitution. Sabi po ni Celebrado Family Vlogs, ma'am, pa-shoutout naman dyan. Subscribe channel ko. Thank you and God bless. Shoutout daw po and subscribe nyo ang kanilang channel kay Celebrado Family. Number 7. Complaints of bodily symptoms that suggest the presence of physical problem. But, keyword guys, no organic basis can be found. Sabi, complaints of bodily symptoms that suggest the presence of physical problem but no organic basis can be found. The individual is preoccupied with his state of health or disease. Anong sagot? Try niyong sumagot, guys. Try niyong sumagot. Dinintay ko mga sagot ng iba, guys. Familiar ba kayo kay panic disorder? Pag sinabi kasi natin, guys, panic disorder, ito yung tao na dumadanas ng mga sobrang takot, yung bigla na lang natatakot. Yan. Yan yung mga merong panic. Kumbaga, hindi siya araw-araw, guys. Yung biglaan na lang. May certain events na bigla na lang siyang babalutin ng takot. So, para sa natataranta, takot na takot. Yan ang mga panic disorder. Fear. Okay? Next, yung multiple. Inisa-isa ko muna, guys, bago natin sagutin. Ano ba yung multiple disorder? O kilala natin dissociative identity disorder or split personality. So, example niyan, guys, sa multiple disorder si Sensui, yung kalaban ng kalaban ni Eugene sa Ghost Fighter. Yan.
So, ang panic disorder, guys, sakit siya, ha? Part siya ng neurosis, okay? Hindi siya baliw, guys. May problem lang siya sa behavior niya. Okay, neurasthenia, guys, it is the mechanical weakness of the nerve. Okay, sabihin na ito, guys, nanginginig ka, o kaya yung, alam mo yung may anxiety ka, laging sumasakit yung ulo mo, o kaya irritable ka, tapos yung tipong hindi ka makapag-concentrate, yan ang neurasthenia. So, ang sagot natin dahil sa number 7 ay somatoform disorder. Ito guys, yung somatoform disorder is wala ka pang sakit, advance ka na. Mag-advance ka nang mag-isip na may sakit ka. Yung tipo guys na late ka lang nagising, feeling mo na may nararamdaman ka na. Yan ang mga somatoform. At karamihan po guys na nagkakaroon ng karamihan lang guys ha, is yung mga elders na. Okay? Stages. A stage of development when girls begin to have sexual feeling for their fathers. Okay. A stage of development when girls begin to have sexual feeling for their fathers. Yes, bebe. Laryosa. Hanggang 10 lang. O, sagat. Lumalabas din to, guys, no? Lumalabas din siya. Okay? Ano ba yung Cheverly hypothesis? Ito, guys, yung concept ng pag-aaral, which is, ito, kay ano to eh? Kay theorist to eh. Na kaya daw bumababa ang crime rate ng mga babae. Kasi yung mga police officer daw guys, hindi nila magawang hulihin ng mga babae. Okay, so pag babae guys, ang ating suspect, parang kumbaga, ayaw hulihin ba? Kasi babae. Kumbaga, hindi naman natatakot ang ating mga kapulisan, lalo na kasi pag maganda ang babaeng hinuhuli nila, di ba, nagdadalawang isip silang hulihin. Ayun, sinasabing Cheverly. Then, doing gender, ginagamit nila ang pag... Itong doing gender, sa lalaki naman to. O kaya yung tinatawag natin man's violence. Okay? Ginagamit ng lalaki ang kanyang pagiging lalaki sa pamamagitan ng pananakit sa babae. Ibig sabihin ng nito, pag nananakit siya ng babae, feeling niya lalaking lalaki siya. Okay? So, Oedipus or Electra, alin ang tinutukoy sa tanong? When girls begin to have sexual feeling for their father. So, ang sagot natin, girls, when girls begin. Mukhang maraming nagkakamali. Nako. Ang sagot natin dyan ay Electra Complex. Okay. Guys, ang Oedipus, lalaki naman ito. Si boys begin to have sexual feelings to their mothers. Pag Electra, babae. Pag lalaki, Oedipus Complex. Lumabas po yan sa board exam, guys. So, sa mga nagkamali, i-take down notes niyan. Ibig sabihin, medyo dyan pala, medyo naligaw kayo sa tanong na yan. Tama, nagkamali ah. May mga sumagot ng B. May mga sumagot ng A. So, dapat ano kayo dyan? Very good kay Lori Jane. Kasi ang sagot niya, Electra. Very good. It is when you're convinced that someone is mistreating. Kumbaga, anong tawag dito guys? Which is planning to harm you or your loved one.
conspiring against or planning to harm you or your loved one. When you are convinced, guys, ha, ibig sabihin, anong tawag daw dito? Sa paniniwala mo, na feeling mo, minamaltrato ka, sinasaktan ka, o yung minananakit sa mahal mo. Ano ba ang tawag, guys, sa maling paniniwala? Ito yung tinatawag nating delusion. Okay, yun yung false belief. Kaya lang, ang tinatanong kasi dito, anong tawag daw yung kinukonvince mo yung sarili mo? Tandaan nyo, ang delusion natin may tatlo yan. So, alin sa tatlong parts ng delusion ang tinutukoy dyan ng tanong? Sagot. Number 9 na tayo, guys. Number 9. So, ang sagot natin, papaliwanag ko, guys. Pag sinabi natin, guys, delusion, false belief. Ibig sabihin, maling paniniwala. Okay? Pag delusion, grandeur naman. Marami kasing parang sumagot dito ng grandeur. Guys, grandeur po, o other term nito ay megalomania. Ibig sabihin lang nito, believe na believe sa sarili. Maling paniniwala niya sa kanyang sarili. Meron ba kayong kakilala, guys, na kaibigan na pag nagkwento, lilipad ka na sa sobrang hangin? Yan yan, delusion, grandeur. O megalomania. Mania. Okay? Siguro guys, sa mga anime, ang mga pwede natin ikahalon tulad kay Delusion Grandeur, si ano, Vegeta. Yan. Diba? Parang bilib na bilib sa kanyang sarili. Kala niya, lagi niya matatalo si Goku. Okay? Delusion reference naman guys, ito naman yung forms of delusion na kung saan feeling mo, ikaw lagi ang pinag-uusapan. Halimbawa, parang lagi na lang patungkol sa iyo lahat ng mga naririnig mo. Pumunta ka sa ospital, mayroong mga sound trip, feeling mo para sa iyo. Alam mo 'yun? Nanood ka ng TV, may mga payo-payo, feeling mo sa iyo. 'Yan ang mga delusion reference. Okay? May nagbubulungan, feeling mo ikaw 'yung pinag-uusapan. Beni Absup Bulinaw, barkada ko po, gagamitin ko 'yan na 'to para hindi siya magaling. Hindi guys, pag nagyayabang yan tropa nyo, humawak ka lang ka, ano, sa, kunyari, sa kapitan. Pag nagyayabang yan, sabihin mo, pag nagtanong siya, bakit ka kumakapit? Sabihin mo, eh kasi baka lumipad ako. Ba't ka lilipad ang hangin mo? Diba? At least, ewan ko lang guys, kung itakwil ka pa niyan. Sabi ni Jessica Surat ng aangkin. Mahirap yan guys, yung meron kang delusion. Diyos ko po, maling paniniwala yan. Handling your own pain by helping others. Handling your own pain by helping others. It is a kind of defense mechanism din guys. Halimbawa, broken-hearted ka, tumutulong ka ngayon sa mga taong broken-hearted. May HIV, halimbawa, may HIV, tapos kumasama ka sa mga organization, guys, na tumutulong sa mga may sakit na HIV. So, yan yung mga forms of defense mechanism. Ano yun? Anong tawag doon? Binigyan ko kayo na example, guys, sa tanong na yun, sa number 10. Tandaan nyo po, ang board exam natin, guys, bago na. So, meron na kayong 11131, RA 11131. So, huwag niyong asahan na ang board exam natin, lalo na ang CRIMSOC, is definition of terms. Kaya napapansin nyo, guys, may mga hugot tayo dito o kaya naman, dinalagyan ko, guys, ng mga konting para lang maalala ninyo. Okay? Kasi maraming bumabagsak kay CRIMSOC. Sa 5 taon kong pagtuturo, guys, marami dyan ang napapahamak. Okay? So, kasi guys, ang CRIMSOC po natin, situational yan. Asahan nyo nang magiging situational yan. Okay? So, number 10, ang sagot po natin ay very good.
altruism. Ano po ba, ma'am, ang scapegoating? Pag sinabi kasi natin, guys, scapegoating, ito yung naguhugas kamay ka. Okay? Ibig sabihin lamang po nito ng scapegoating, alam mo yung meron kang tao na magiging tagasalo ng kasalanan mo. Naranasan mo na ba, guys, na isang beses inaway ka ng jowa ng barkada mo? Ano reason? Ikaw daw kasi ang bad influence. Hindi mo alam, nilaglag ka pala nung barkada mo. So, ikaw yung naging scapegoat. Okay. Yung tipo, guys, na ano, bibili ka ng sapatos. Usong-uso ngayon, trending ngayon yun. Yung bibili ka ng sapatos. Tapos, di ba, bigla na lang hiyahagis sa'yo ng girlfriend mo o ng asawa mo. Tapos, ang sasabihin mo, kuya lang naman ako nakapabili kasi sinamahan ako ni parang, ang tawag doon yung, kaya lang naman ako napabili kasi pinilit ako ng mga tropa eh. Okay, ibig sabihin, ikaw naman talaga may gusto, pero ang sinisisi mo, nagugas kamay ka. Babe, binili ko naman talaga yan, pero hindi ko naman talaga intention bilhin kasi kaya ko lang naman binili kasi bumili lahat ng tropa. So, nilaglag mo lahat ng tropa mo. Okay? Projection naman, guys. Yung nararamdaman mo, pinapasa mo sa iba. Okay? Pinoproject mo sa iba. Okay? Halimbawa, galit ka sa tamad. Nagbabanggit ka ng mga taong tamad, pero ikaw mismo tamad ka. Okay? Yan yung sinasabi nating projection. Nagloloko ka, pero ang sinisisi, ang pinagbibintangan mo nagloloko, yung jowa mo. Projection. Okay? Regression naman, guys. Ito yung nag-iisip. Sabi ko nga kanina, nag-iisip bata ka. Bumabalik ka sa pagiging bata. Okay? Nagtatantrums, naggumagawa ng childish act. Imagine, guys, 21 ka na. Parang nagtatantrums ka pa. Okay? So, at least, guys, medyo malinaw-linaw tayo. May nagtatanong. May live tayo, guys, sa atin. May live tayo sa... Pero human behavior pa rin ang ilalive daw. Okay? So, guys, natatapos po ang ating live. Pero bago ang lahat, isubscribe nyo po muna ang ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutan na i-like. Lalo't-lalo na, guys, meron din tayong Facebook page na Acclimentoring by Chops. Paki-like din and share. And then, kung gusto nyo rin po na bumili ng book namin, meron po tayong Mastering Criminology Terms. Nandiyan po ang ating details. I-chat nyo lang and i-text nyo po ang globe number na 0926-056-8167. Okay? So, guys, pakilike ha, bago nyo i-auto, pakilike. And then, join to our online group study and tutorial. Kung gusto nyo, guys, na matuto, kaya lang, bukas kasi ethics with criminological research na yung last topic for Shosho. Okay, tapos sa Webes or Miyerkules, meron na kaming MacBoard. Kung gusto nyo mag-join, 100 pesos lang, guys. Good for 4 hours na. Moreover pa nga, guys, lumalagpas pa yan. Okay? So, guys, thank you. God bless. And I hope na kahit papano, meron akong naibigay sa inyong konting knowledge. At sana, guys, magkita-kita tayo soon for, sa inyong oath-taking. Okay? So, God bless, guys.